i-review natin? Yung Hello Love Goodbye. Yan. Yung bagong-bago lang. So ngayon lang namin siya pinanood at kakatapos lang namin manood actually. So August 1, no? 31 siya nag-show. So, ano nga bang masasabi namin sa movie na to? First of all, para sa akin, maganda yung pagkakagawa ng movie, yung concept ng movie maganda. And yung chemistry ni Alden tsaka ni Catherine, pasok. Para sa akin, pasok. And yung storyline, ang galing. Nabigay din yung family orientation ng both sides. Family side ni Alden and sa family side ni Catherine. Magaling. So ikaw, ano masasabi mo? Not the best. Oo. So yun nga, no? Yung mga napansin lang namin sa movie or yung mga reaction na gusto namin gawin, eto siya. Ano masasabi mo sa acting ni Catherine? Magaling eh. Parang na-feel ko sa kanya eh. Oo eh, no? Nararamdaman mo eh, pag sineryoso mo yung pagnanood, parang yung lahat ng emotion, mapi-feel na. Oo, actually, nandun nga talaga, no? Pinaramdam ni Catherine eh, di ba? Pinaramdam niya kung ano yung buhay OFW, o buhay panganay, na may pangarap sa family. Especially na hiwalay yung family niya, na gusto niyang buuin, di ba? Nandun eh, nandun yung drive niya. Kay Alden, na-justify ba? Kasi ano eh, first time na tambalan eh, di ba? First time na tambalan na Alden and kay Catherine, di ba? So, for me, andun eh, andun. Pwede yung Alden na Catherine eh. Pumasok. Pumasok yung love team ng Alden tsaka Catherine dun sa movie na to. May chemistry, oo. May kilig factor nandun eh, diba? Nandun yung kilig factor, so... Yung mga lungkot emotions. Yung... Nandun na. Pagbigay ng... Magbibigat na... Salita? Salita eh. Well, nakarelate ako dun sa movie. Kasi si Ethan, or si Alden, panganay siya dun sa movie na yan. And yung ginagawa ng panganay, kailangan mo itaguyod yung buhay niyo, di ba? Kung walang work yung tatay mo. Mga side characters, no? Kagaya nila Joros, si Jeffrey, si Kakay, si Lovely. For me, ah, nabigyan talaga nila ng kulay yung, ano, yung movie. And then kay Maymay, although minimal yung pag-acting niya, pero andun pa rin eh, di ba? May ano pa rin. Oo, nandun siya eh. Yung presence niya nandun din. Parang nandun lahat sa movie. Saya, lungkot, di ba? Pero mas merong part ng movie, may kasabihan yung mga matatanda, no? Na... For example, nag-ganyan ka, yan, mga ganyan-ganyan. Huwag mo daw gawin yon, kasi pag nahipang ka ng hangin, magiging ganun yon. Kay Kuya Joros, thumbs up ako sa'yo. Ang galing, solid. Sobra yung pagkakwela mo, the best yun for me. Ang ganda, ang ganda. Kahit kay Jeffrey. Jeffrey Tan, idol, sir. Kahit simple lang, simpleng banat lang, pero solid. Solid. Simpleng banat lang, di ba? And then, kay Kakay, solid din. Solid, Kakay. Idol din, idol. Saludo. Kay Lovely, the best din yung role na ginawa mo doon. Wala rin ako masabi. Pero for me, ah, pinaka-the best sa talaga sa role na ganyan, no? Kay Joros talaga. Joros. Si Jeff din na gano'n sa akin eh. Parang natawagin kasi ako yung Jeff. Actually, lahat naman siguro eh. Kaniisa, ano eh. Diba? Natawa naman. Kahit yung lahat ng tao dun sa scene, natawa. Oo, natawa. Yung love story ni Ethan or ni Alden doon sa movie, sobrang relate ako, no? Yung kahit binibigay mo na lahat eh. Oo, oh, yun. Pero para sa akin, parang hindi mo eh. Oo eh. Parang may kulang. Andun na eh, lahat binibigay mo na sa tao na mahal mo para magstay sa'yo. Pero wala eh. Wala. Talagang may hangganan ata talaga, no? Kaya walang forever.
Not live forever. Siguro dapat sinabi ko na lang din na I don't love you, no? Para mag-stay. Oo, para mag-stay. So, sobrang relate ako doon sa love story ni Ethan. Na lahat naman ginawa niya para mag-stay, mag-stay yung relationship nila. Mm. Diba? Ginawa niya lahat pero hindi pa sapat. Pero yung ano kasi, yung kickback kasi, parang selfish mode nga lang. Mm. Sa side ng lalaki, no? Parang inisip niya lang din kasi yung sarili niya eh. Hindi sila nagplano. Sabay sila yung plano nila sa isa-isa. Mm-hmm. Oo, tama. Hindi niya kinonsult yung babae na ganito yung plano niya. Parang siya lang din gumawa ng ano, yung kakasayo nila. Yes, exactly. Support naman ni Catherine. Yun nga, spoiler alert ulit. Yung mom niya kasi nag-work sa ibang bansa, no? As o ano, sa Hong Kong. Nag-work siya dun sa Hong Kong. And then sa sobrang hirap ng buhay, kinailangan niyang gawin yung ganun. Kaya dapat panoorin mo yung movie. Kinailangan niyang gawin 'yon. Pero hindi naman niya magagawa 'yon kung hindi rin sinabi ng partner niya. Hindi sinabi ng partner niya or ng asawa niya. Isa pa, no, mayroon dong scene, yung what if na binato ni Catherine. Actually, naluha ako doon sa what if na yun. Pero, basta, panoorin nyo to, panoorin nyo yung what if na yun, abangan nyo. Soundtrack na ginamit sa mga theme songs. Suit sa movie. Suited. Sobrang suited sa movie. Ang ganda na mga pasok. Sakto lahat eh. Sakto lahat ng pasok ng ano, ng soundtrack or sa ano, theme song. Ang ganda. Ang ganda. And yung blending talaga nandun eh. Oo, nandun. Parang sa kanta na yun, nandun yung love. Yung feeling. Na, yung feeling. Oo, yung feeling ng movie. Nandun din sa kanta eh. Sa family naman, family oriented yung movie. Kasi pinakita ng both sides ni Joy and ni Ethan yung pagmamahal nila sa family nila. Kung panganay ka, mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo tong movie na to. Kung panganay ka or kung may kapatid ka, kung solo anak ka din, pwede rin. Kasi family oriented nga siya. Si Tanga. Antayin nyo si Tanga. Sino? Si Tanga, solid yun. Antayin nyo si Tanga. Basta si Tanga nandoon. Sa movie na to, kung OFW ka naman na manonood or nagbabala ka ng mag-OFW, makaka-relate ka rin dito. Mahirap mag-OFW, so, di ba? Mahirap. Ano ba sa tingin mo ikaw? Kasi papa mo nasa ibang bansa. Alam ko, siyempre, naghihirap. Naghihirap siya para sa amin. Mm-hmm. Diba? Talagang ginagawa niya yung sacrifice, best. Sacrifice talaga eh. Parang yung kakainin niya na lang ibibigay niya pa sa amin. Parang ganun yung nangyayari. Yung ibang anak nga lang, parang hindi nila na-realize yung mga paghihirap na magulang mo sa ibang bansa. Hindi kasi nila nakikita yung mga ano, sakripisyo doon. Oo. Parang nahiya ka, brad. Siyempre, kakamiss din si Papa. Miss ko to eh. Ano gusto mong sabihin mo sa Papa mo? Parang magusto kong sabihin eh. Just lang. Just. Joke lang. Kung i-rate mo tong movie na to, para sa'yo, sa'yo, after natin panoorin. All in all, rating. 9. Anong masasabi mo? 9.8 sa akin. Kaso yung huli lang talaga, doon lang ako na, sana may part 2. Yung lang iso. Part 2. Tapos nung umalis ng ibang bansa yung isa, sana, i-ano sila eh, that part, parang magkikita, di ba? At ganun ginawa eh. Kaso, doon ako doon nabitin. Kaya parang gusto ko gumawa ng script para ano, para doon magka-part 2. For me, pwede ko i-rate siya 10 eh. Mm. 10 for me ah. Even first time kong manood na itong... Sa big screen. First time kong manood ng love story sa big screen. Pangalawang beses to. And for me, itong movie na pinanood ko ngayon, itong Hello, Love, Goodbye,
10 out of 10 siya sa akin. Para sa akin, ha? Ang ganda. Promise. So, kung tatanungin mo ko kung worth it ba, panoorin to sa big screen. Sobrang worth it. Sobrang worth it. Kaya, pang third day, siguro dapat panoorin mo na. Or itong dadating na weekend, panoorin mo na. Promise. Dalin mo yung jowa mo, yung girlfriend mo, yung special someone mo. Diba? Dalin mo. Promise. Mamahalin ka rin niya ng husto after mo panoorin. May lesson learned din nata doon sa movie. Siyempre naman. Ano bang lesson learned mo sa movie na to? Ano yung lesson learned na yun? Siyempre, unahin mo talaga yung pamilya mo kasi yung love, diba? Para sa akin din. Family muna bago lang. Kung kaya mo naman i-handle na sabay, i-go. Kaso, minsan hindi nag-work yung isip. Uh-huh. Parang masuunahin mo talaga yung priority mo kaysa doon sa ano. Okay. So, yung lesson learned ko, no, since kanya yung sa family orientation. So, sa akin, huwag ka maging selfish. No, pagdating sa pag-ibig. Pero, mostly kasi, for me, ah, ako pag nagmahal ako, buhos talaga lahat eh. Buhos talaga lahat. Wala akong tinitira sa akin, pero sinasabi ng iba, magbigay ka para sa sarili mo, diba? Pero hindi eh. Gusto mo talaga yung all out eh. Kasi pag sobrang mahal mo yung tao, bibigay mo talaga lahat. Promise. Ganun ako magmahal. Kaya... sobrang relate tayo dyan, sir. So, sa mga nagtatanong nga pala, no, bakit wala kaming kasamang girlfriend na nanood? Siyempre. Buhay single. Buhay single. Ito date ko. Kaya sweet lang kami magpinsan. Sweet kami dalawa doon. Ayun yun. Di ba? Buhay single na kami. Buhay single. Pero nanood na love story. Pwede. Kung wala ang girlfriend, I also suggest to watch this movie din naman. Pwede mo panoorin. Kasi hindi naman din umikip yung story dun sa ano eh, relationship na ganun. Diba? Malawak din yung storyline. All kinds ng relationship status pwede nyong panoorin to. And then, ano pa nga ba masasabi natin? Kahit bloated ka ba? Kahit bloated ka? Kagaya namin, mga bloated division. Anong emotion ba yung mararamdaman natin dito? Emotion, maiiyak ka? Kikiligin ka? Ma-e-excite ka? May pasabog pa sila sa first part ng movie? Or basta sobrang may pasabog dito sa movie na to, antayin nyo to. Isang beses lang to nangyari sa movie na to, no? Isang beses lang. Pasabog. May pasabog dito. Siguro, dun kasi kanina sa cinema namin, yung part na yon halos lahat ng tao sumigaw eh. Hmm. Sumigaw. Ikaw ba sumigaw ka? Napangiti. Pero ako, ngingiti ka dun eh. Unexpected siyang gagawin, di ba? Okay, Derek Cati, thank you sa ginawa mong movie. The best. The best talaga. So, yun na yun. Talaga. Worth it. 2 thumbs up ako talaga sa movie. 10 out of 10. 9.8. So, movie na to, worth it panoorin sa big screen. So, panoorin nyo sa big screen to na huwag nyo nang antayin. Mag-download. Guys, matagal pa yun. May ilang buwan. Malilate ka sa kwentuhan eh. Ito na yung magte-trending. Yan na yun. Kaya panoorin mo na. Panoorin mo. Promise. Solid to. Hindi ka magsisisi. Itong review na to, wala tong bayad ha. Ang mga pinagsasabi namin, walang bayad to. For free lang yan. Pero... first time lang namin itong ginawa sa sarili namin. Nandun talaga yung mga mararamdaman niyo. Oo, nandun eh. Kaya diba? Solid. Masaya. Magandang movie. Magandang tambalan. Magandang storyline. All in all, for me, ganda ng movie. Promise. You should watch this movie talaga. Click the subscribe button. Like.
like mo tong video namin. I-share mo na rin kung gusto mo. Mag-comment ka. Baka may gusto ka pang i-review sa amin. Kung worth it ba panoorin sa big screen. So that's it for today, guys. Thank you for watching. Bye! Bye.